Dear Lady Love TV. Magandang araw. Narito pong muli ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Slept with Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang 14th na bahagi. Son, keep quiet. Mama's sleeping. Gusto ko man imulat ang mata ko ay hindi ko magawa dahil antok na antok pa ako. Iyak na iyak si Rafi. May pinap naman akong gatas niya kaya malakas ang loob kung ako'y hindi bumangon. Brian Hump. Rafi, may milk ka naman dito sa bottle. Mamaya ka na dumedi kay mama. Mas lalong pumalaho ito ng iyak. Kaya wala akong choice kundi bumangon. Buhat-buhat nito ng kanyang ama habang sinasayaw-sayaw pa. Akina, I said in my sleepy voice. Nakapikit pa ng konti ang aking mata. Go back to bed. Ako nang bahala dito. Sabi niya na makita ako. Umiling lamang ako. Ako na, kagabi ka pa niya hindi pinapatulog. Ikaw na munang matulog. Maingat niya ipinasa sa akin si Rafi na walang tigil pa din ang pag-iyak. He was like a hungry kitten. Nagtungo ako sa kama at sumandal sa may headboard. Nang itaas ko ang t-shirt ko ay agad niya sinunggaban ang dibdib ko. Ryan groaned kaya nilingon ko ito. It was like having a hard time looking at our son. Does he need to drink milk in your breast? Nakadapa ito habang niyayakap ako. Yes, patanong ko sabi. Hindi naman niya masyadong gusto yung bottle at ayaw niya din ng formula. Sanayin na siguro natin? He was like asking again. Bakit naman? Sayang lang din naman to. Pwede naman siyang dumedi sa akin. I said while tapping Rafi's lap. Muntong hininga ito. Ako lang kasi dapat ang humahawak dyan. Nasamid ako sa sarili kong laway dahil sa sinabi niya. Pati ba naman sa dibdib ko pinag-aagawan pa nila? I'm jealous. Gusto ko akin lang yan. My face heated as he added. Pati ba naman anak mo pinagsisilosan mo? Gusto ko na tuloy matawa. Well, yes, he exclaimed. I'm better in sucking kaya. Aray, Tiffany. Tatahiin ko talaga yung bunganga mo. Hinawakan ito ng kurot kong tagiliran. Grabe ka naman sa asawa mo. He said. Inirapan ko lamang ito at tumalikod na. Sakto na din kasing nakatulog na si Rafi. I just placed him beside me. Naging maayos naman ang pagsasama ulit namin ni Ryan. Ang bigat sa puso ko ay nabawasan na. Palagi na din kaming lumalabas. Ipinapasyal niya kami sa mall, sa park, sa office niya din at sa mga amusement parks. Si Dan naman ay bigla na lang nawala. He never appeared again. Hindi ko na alam kung nasaan siya. Wala na akong idea kung ano nangyari sa kanya. Rafi also became 6 months already. Ang laki niya na. Ang lakas kasing magdede. Pinanggigigilan pa ng mga katulong at mga friends si Tita Regina. Sila tuloy ang nagbabantay minsan. It's okay ba sa'yo? Dito muna si Hailey for today? Ryan asked. Wala daw kasi ang nanay niya dahil may pinuntahan. Bakit ba hindi niya lang ito isinama? Nakakairita talaga yung babae na yun. May magagawa pa ba ako? I sighed. I'm sorry talaga. He kissed me on the cheek. I promise after this, hindi na siya pupunta dito. After lunch, dumating na si Hailey. Inihatid ni Ryan ito bago ulit magtungo sa opisina. He was eyeing me like a hawk. Masungit pa din ang mukha niya. Pero kailangan ko siyang pakitunguhan. Anak din ito ni Ryan. Ano gusto mo? Do you want to eat something? I softly asked her while carrying Rafi. Tahimik ang anak ko ngayon at tila tinititigan ng madilim si Hailey. He didn't even want to laugh. Umiti lang ito kung kaming dalawa at ang mga katulong ang kasama. Pero kapag si Hailey, hindi man lamang alam ang pagtawa. Wala, gusto ko lang manood kaya umalis ka na. Mataray nitong sagot sa akin. Calm down, Tiffany. Bata yan. Huwag mo dapat patulan. Okay, sige. Pero kapag may gusto ka, sabihin mo lang. I inhaled and exhaled, calming myself. Nakuha nga ang kamalditahan sa mami niya. Pumasok na lang ako sa kwarto namin at hiniga doon si Rafi. He's really big now. Ang cute-cute pa niya. Ang taba-ching-ching ng baby ko ay gutom na naman.
Sabi ko habang hinahalik-halikan ang tsaniya. Nakikiliti ito kaya tawa ng tawa. Tignan mo, ngayon kami lang eh tumatawa na. San ka ba nagmana anak? Timplahan ko ito ng gatas. Nagbobotelya na ito dahil sinanay talaga ni Ryan. Kapag narito siya sa bahay ay ayaw niya nakikitang dumidede ito sa akin. Binilhan pa niya ito ng maraming gatas para hindi raw makulangan. Dumidede naman sa akin si Rafi pero hindi na araw-araw. Kapag trip niya na lang din. Oh, eto na ang milk mo. I went back to bed. Happy naman siya oh. I laughed when he tried to grab the bottle in my hand. Can you please lower your voice? Ang ingay-ingay niyo. Napapaling ako sa pintuan at nakita ang nakabusangot na mukha ni Haley. Ligbad. Of course, ang ingay kaya. Nanunod kaya ako, dapat tumahimik kayo. She rolled her eyes at me. Before I could say anything to her, umalis na ito at padabog na sinara ang pintuan. Binalik ko na lang ang tingin sa bibi ko na tahimik na ngayon. Hindi ba tinuruan ni Helen ang bata na iyon ng magandang ugali? Parang pinaglihis sa sungit eh. Gusto ko tuloy tirisin. Buong maghapon ay nagstay kami sa kwarto. Hindi ako lumikha ng ingay pero si Rafi ang ingay. Salita ito na salita. Tapos sa tawa at minsan iiyak pero lahat yun ay malalakas. Ate, may naghahanap po sa inyo sa baba. Reyna knocked on the door. Agad akong bumaba habang hawak si Rafi. Inilagay ko ito sa may crib niya, sa sala kung saan nanonood ngayon si Haley. She was laughing at the movie pero napasimangot din ito na makita si Rafi sa harap niya. Kinuha ko ang isang delivery package para kay Ryan. Pinili niya kasi sa akin na maipapadala daw ang client niya sa kanya. Thank you po. I thank him before going inside. Pero bigla ako nanigas na makita si Haley. She was standing in front of the crib while holding a vase on top of her head. Halos nawalan ako ng hininga nung makita ko ang munting anak ko na walang kaalam-alam sa nangyayari. He was playing with his toys. Galit na galit ang mga mata ni Haley. She was raging. Tumakbo ako palapit at tinulak siya. Nahisanhi iyon ang malakas na ingay dahil sa pagkabagsak ng vase. Umiiyak kong kinarga si Rafi. I couldn't afford to lose him. Wala na akong pakialam sa bata na yon. Narinig ko naman ang mga yapak ng mga katulong na pupunta sa amin. My eyes became blurry as they went near. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Agad akong dinaluhan ni Lina. Reyna, kunin mo muna si Rafi. Nanginginig si Tiffany. Utos ni Manang Lina. Marami pang sinabi nila pero wala ako ni isa mang naintindihan. I was clouded by thoughts na what if natuloy yun? What if napahamak si Rafi? What if mawala siya? I hate you. Isusumbong kita kay Daddy. Sigaw ni Haley na nagpabalik sa akin sa realidad. Paaalisin ka niya ulit. And with that, she gave me no choice. Sagat-sagat na ang pasensya ko. Get out. Ikaw ang umalis. I stood up and grabbed her hand. Nakaupo pa din ito sa floor. Tila'y walang tumulong sa kanya. Alam kong bata siya at hindi dapat patulan pero muntik nang mamatay ang anak ko dahil sa kanya. At ang masakit pa doon ay sinadya niya talaga. Ouch! Help me po! Pagmamakaawa niya. Ang sakit! Ang higpit po! Nakita ko ang takot sa mga mukha ng mga katulong. They wanted to stop me but no one dared. Best actress talaga tong bata na to. Hindi naman mahigpit ang pagkakahawa ko pero kumakadrama. Nasasaktan. Wife, what's happening here? Nagmamadaling lumapit sa amin si Ryan. Haley anak, bitawan mo na ang anak ko. Helen came rushing to us and looked at me darkly. Mommy help! Umiiyak na ito ngayon. Magsama-sama kayo dyan. I shouted. Agad kong binitawan ang kamay ng malditang bata at kinuha si Rafi na nakangiti mula kay Reyna. Naiinis ako. Gusto kong umiyak. See? Sinasaktan talaga ng babae niya si Haley. Helen said loudly. Si Ryan naman ay agad akong dinaluhan pero tinula ko lang. Naiinis din ako sa kanya. Ano? Kakampihan na naman niya sila? Gago niya kung ganun. Daddy? The little girl cried. Why don't we ask Haley? Shut the fuck up, Helen. Ryan looked at M angrily. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa amin. Haley and Helen almost jumped in shock because what Ryan shouted. Pati naman ako ay nagulat. Sige, itanong mo sa maldita mong anak. My voice cracked as I said that. At sa ganun ay umalis kami dito ulit. Naaalarma si Ryan at agad akong hinapit. Wife, huwag naman. Kung ayaw mo kami umalis, sila ang paalisin mo. And I'm just not pertaining to this house, but to your life too. Alam kong selfish na ako kung ganun. Pero kung hindi mo sila paaalisin, kami ang aalis. I cut him off, then walk upstairs.
Mama loves you so much, I whispered to Rafi. Nakatulog ito agad nung umakyat na kami. Iniwan ko sila sa baba na hindi sinasagot ang tanong nila. Wala na akong pakialam kung ano man ang sabihin ng batang yun kay Ryan. Tumagilid ako ng higa nung marinig ang pagbukas ng pintuan at nagkunwaring natutulog. Pagkatapos ay lumubog ang kama sa bandang pa ako. Hinaalis ko na sila. He said na nagpabangon sa akin. Dapat talaga yon. Alam mo nakakairita sila. Naiirita din ako sa'yo. Sigaw ko. I heard him heave a heavy sigh. He looked at our son who is sleeping beside me. You're not leaving, aren't you? Baka sa boses niya ang takot. Nagkibit balikat ako. I don't know. Wala nga yun sa choice ko. Ang hindi mo alam, naaalarma ito at tumayo. You want to leave me again? Napaisip ako. Do you want to leave him? It's not even on my option. Teka, bakit pala hindi niya ako sinisigawan? Hindi pa nga niya pinapanggit ang pangalan ng anak niya. Hindi mo ba ako sisigawan o sesermonan dahil sa sinabi ko at ginawa ko sa anak mo? Pag-iiba ko. You're not answering my question, Tiffany. Malamig nitong sabi. Hindi ka ba magagalit sa akin dahil sa ginawa ko kay Haley? She's not my daughter, Tiffany. Don't call her mine. He shouted. So now tell me, do you have plans of leaving me? I was still in shock. Tama ba yung narinig ko? Anong hindi niya anak? How could that happen? You're kidding, right? I asked pertaining to the first question. I'm not wife. I'm not the father. Mahinaho niyang sabi. He sat down again in the bed at inabot ang kamay ko. He gave me a small kiss. Nakaawang pa din ang labi ko dahil sa bulat. Paano? Paano nangyari yun? Seryoso kong tanong. Someone came to the office a week ago. Sinabi niya sa akin na siya ang tatay ni Haley. He told me that ipinaako ni Helen sa akin ang bata para hindi sila maghirap. Kwento niya. Eh bakit nandito pa din siya? Inis kong tanong. Tapos kasama mo pa ang paing yun. Haley was here because I also wanted to talk to her. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi ko siya anak. And with Helen, hindi kami magkasama. Nagkasabay lang kami pumasok. He explained. Talaga lang ha? Taas kilay kong tanong. Promise wife, hindi talaga. He raised his right hand. Linano niya daw ito dahil ayaw niya lang nakabuntis sa kanya. Haley's father is only a fisherman. Sobra akong nagalit sa kanila, especially when you left the house. I didn't know what to do, he said in a low voice. Eh bakit hindi mo kasi pinag-DNA? I curiously asked. I did, wife. Believe me, limang beses pa pero positive talaga lahat. Explanation ito. Nalaman ko na lang nung nagpunta sa akin yung lalaki sa opisina. He told me everything I needed to know. So hindi mo siya nabuntis? Paninigurado ko pa. He chuckled. No, ikaw lang ang nabuntis ko. He also told me that he knew what happened earlier. Dahil hindi niya daw ako magawang pagsalitaan, ay chinek na lang niya CCTV. And there she saw what Haley did. Halata sa boses nito ang galit habang nagkukwento. So will you answer my question now? Naguguluhan ko siyang tinignan. Question? Anong question? Are you leaving? Ilalayo mo bang anak natin? Anito sa mahinang boses. Nakita ko ang pagdaan ng takot at lungkot sa mukha niya. It was like he doesn't want to hear my decision. Gusto kong matawa pero naaawa ako. I chuckled. No, hindi ko na nga mabuhay ang isang anak natin. Dinagdagan mo pa ng isa. Dinagdagan ng isa? Nagsalubong ang kilay niya. I nodded. Paano ko sila bubuhayin dalawa? Sabi ko sabay haplos sa tiyan ko. Naramdaman ko ang isang paninigas. His hands all became cold. Nakatitig pa din ito sa akin at napakurap-kurap. Holy, he cursed. Your mouth, Ryan. Saway ko pero hindi ako pinansin at pinuhat na lamang. You're pregnant, right? Right, baby? Paulit-ulit niya ang tanong kaya paulit-ulit din akong tumango. Yes, I am pregnant again. I don't know why it happened. Palagi naman ako nagpipills. Walang araw na hindi ko nalilimutan to. Well, I guess Ryan's sperm is just strong. Hindi naman sa hindi ko gusto pero nag-alangan lang ako na baka ayaw niya na lalo at hindi pa namin ito napapag-usapan. But there is nothing wrong with this since pumayag naman ako. But looking at him, I think he liked it. So paano ko aalis kung binuntis mo na naman ako? I sarcastically asked. Yes, my plan work. Bumulong ito pero hindi ko narinig. Binaba niya na ako. Sakto namang nagising si Rafi. Ito naman ngayon ang pinuhat-buhat ni Ryan at hinalik-halikan.
Your baby sister is coming. Masayang sabi nito sa anak. Your baby sister is coming. Masayang sabi nito sa anak. That's why leaving is not my option. Na kahit matapos ko na ang work ko, hindi ako aalis. Hindi ko sila mabubuhay na dalawa. Especially 6 months pa lang din si Rafi. Damn, I should really be careful next time. Ryan, baka mahulog mo siya. Ibinabato-bato kasi ni Ra. Tapos sinasalo-salo. Akin na nga. Iniiwas niya ito sa akin kaya nanlaki ang mata ko. Medyo mabigat si Bibi. It's not good for you. Huwag kang OA. I can still carry him. Ilang weeks ka na ba? He asked. Hindi ko alam. Nalaman ko lang last week. I honestly said. Then you won't carry Rafi until we go to your doctor. He was too OA talaga. On that day, Helen and her child didn't show up ever again. Nabalitaan din namin na naninirahan na daw sila sa isang probinsya. Malayo sa sibilisasyon. Nagpa-check up kami kinaumagahan. Nagulat pa ang doktor dahil kaaanak ko lang daw tapos may blessing na naman. She also asked me who was my doctor in the province. At saka bakit nawala na lang ako bigla. Ang dami din niyang tinanong pero parang interview lang. Ilang weeks na dyan, Tiffany? Celine asked, asawa ni Jel. 10 weeks? Simpleng sagot ko. Oh, grabe naman talagang bumanat si Ryan. Ako nga yung bumabanat kay Kay, eh walang prenong saad ni Nash. I'm waiting for my second child too. Snow sweetly said. She's the wife of Chain. Naging close na sila sa mga asawa ng kaibigan ni Ryan. We often band together. Playmates na din kasi ang mga anak namin. By the way, Tiffany, you told me na you and Ryan aren't married, but why did my husband say na kasal na kayo? Tanong nito. There is a party today kaya nagkita-kita kami. We are the only ones at the table. Sila Ryan kasi ay mga inaasikaso. I raised my bro. Hindi naman talaga kami kasal. Wala naman akong maalala nagpakasal kami. That's impossible. I saw it with my two eyes. The paper that proves that you are two are married. She said. Ipinakita nito ang picture sa phone niya. Nakita ko nga na kasal na talaga kami. But paano? I think you should ask him, babe. Sambit naman ni Celine. Yeah, true. Nash added. And so I did. Hindi pa kami nakakababa na sasakyan ay tinanong ko na si Ryan. Ryan, kasal ba tayo? Nabilao ka nito dahil umiinom ng tubig. He looks guilty, ha? Totoo kaya? Where did you get that news? He was coughing. Snow, the wife of Chen. Diretso kong sabi. So, kasal ba tayo? Nakakairita siya dahil ang tagal sumagot. It was. Oo o hindi lang ang sagot, Ryan. I said in a high pitch. Alam niyang buntis ako at wala akong time sa explanation o sa mga dada niya. Gusto ko diretso lang. Yes, oo. We are married. Ouch, baby. Damn, it hurts. Sunod-sunod ko itong sinapak. Imbes na matuwa na kinasal na kami, ay mas nagdilim ang paningin ko. Paano ba kasi kami nakasal? Paano mo yung ginawa? Pagalit kong tanong. Stop hurting me first. Paano ako makakasagot kung panay ang palo ka? He was tapping my hands. Fine, bilisan mo lang magsalita dahil naiinis ako. Tumigil ako at pinalisikan siya ng mata. Sinuri ko siya ng buo. Inayos pa nito ang suit niya bago bumaling sa akin. Okay, I did that para hindi ka na maagaw sa akin. He explained. Kikiligin na sana ako pero may naalala ako. Bobo ka ba? Paano na kung nagpakasal ka sa iba? Malamang makakasuhan ako. I fired at him. Biglang dumilim ang mukha niya. Wala naman akong sinabing masama. Ah, ganon. He clicked his tongue. So may bala kang magpakasal sa iba. His tone is very dangerous now. Why did the table turn? I am just explaining. Na paano lamang kung kina... Ako lang ang pinakasalan mo. At ako lang ang papakasalan mo. Now stop talking about being married to other men. Kasi hindi ako papayag. Kinabig niya ako at inilapat ang labi sa labi ko. Hinalikan niya ako ng masuyo. Idiniin pa niya ang bato ko para mas mahalikan ako. Ako lang dapat ang nasa isip mo, okay? He asked between our kisses. Dahil sa pagkakadala ay tumango na lamang ako. Niwalay ito sa akin kaya napasimangot ako. I want his kiss. I want him to kiss me more. Later, baby. He chuckled. Di ba gusto mong tanungin kung paano tayo nakasal? I nodded. So paano nga? He kissed me one and one more time.
through the delivery package. Iyong pinirmahan sa'yo at pinapirmahan sa'yo ni Rain. Remember that? Reina, nakuha mo na ba yung ibang mga pasalubong sa kwarto ko? Tita Regina was busy counting the bags, the clothes, the chocolates, the shoes, and more in the back of the car. She looks like she came from abroad. Yes po, madam. Nalagay ko na din po iyon sa isang van. Reina replied. Naka-off shoulder pa ito at skirt. Ready na ready para sa outing. Tatlong sasakyan ang gagamitin namin papuntang Ilocos. Gusto kasing makilala ni tita ang pamilya ko at makuusap na din daw. Mom, let's go. Madami pa tayong dadaanan, baka kulangin tayo ng oras. Sambit ni Ryan at inalalayan na akong sumakay. Careful baby. Kasama namin lahat ng katulong at guards. Kaya pinabantayan muna ni tita ang bahay niya sa isang agency na trusted niya. Natutulog pa din si Rafi sa bisig ko. Alas 4 pa lang din kasi ng madaling araw. Ryan, doon na lang tayo sa likod para hindi mahirapan sina tita at manang. Pagkuha ko sa atensyon niya. Hindi na iha, kami na lang doon. Saan ni tita? Tita, sige na, kayo na dito. Pagpilit ko. Sa huli, pumayag ang mga ito. Mas maganda din kasi sa likod dahil pasaway na rin si Rafi. Still sleepy? You can sleep. Give me our son muna. Ryan was kissing my shoulder. Iling ang sinagot ko. Kaya ko naman, tsaka ikaw nga ang hindi nakatulog eh. Okay lang naman sa akin yon. Kalmado niyang sabi. You're carrying my child. Pinapagod ka niya halos araw-araw. That's why I wanted to help you. Kahit sa maliit lang na paraan. Kaya akin ang baby natin. Ryan became someone I didn't imagine he could be. Na-deprived man siya ng happiness from his dad. Hindi niya kailanman iyon ipinaramdam sa amin ng aming anak. Instead, he was always caring to us. Binigay niya lahat ng aming mga kailangan. There was an action and also says a lot. Sa bahay na nga lang siya nagtatrabaho dahil sa mga cravings ko at dahil sa pagbubuntis pero parang feel ko may iba pa siyang reason. I kiss the cheek of Ryan as I see him sleeping while our little son is stomping his little foot on his dad's lap. Gising na si baby ko. I smiled and slowly get up of Ryan's hand. Napabangon bigla si Ryan at tiningnan kung may nahulog ito. Pero tumigil lang nung makitang hawak ko na si Rafi. Don't do that again, Tiffany. Akala ko nahulog ko na ang anak natin. I giggled. Okay, architect. Ang cute niya kasi, kaya kinuha ko. Napailing-iling na lang siya at natulog. Kinuha-kuha din sila ni tita at ibinalik lang kapag umiiyak ito. Nag-drive-thru din kami tuwing nagugutom. And it was fun too. Akin na, Reina. Picturean kita. Ajin Mila said when I saw her having a hard time placing her phone on the floor to have a good picture. Nanlaki ang mata nito na makita ako. Naku ate, huwag na, okay na to. Agad kong hinablot ang phone niya. Kaya wala itong nagawa at nagpost na lamang sa may sunflower. Ayan o, ang ganda diba? I happily said and showed her the photo. Oo nga ate, pwede na tong pang profile. Pagsasabi naman ito. Wife, nandito ka lang pala. Papalapit na si Ryan habang hawak ang anak namin. I then went closer. I couldn't help but to stare at him. He was wearing a shade. His hair was messy but still looks good and his dark blue polo was folded up to his elbow. He looked so damn hot with our son. Ang klingi talaga ni Sir Ate. Ayaw kang mawala. Kinikilig pa nitong bulong kaya natawa ko. I approached them with a hug. Bakit? Picture din tayo? Tatlo tayo ni Rafi. Umayos ako ng tayo at inaasan siya ng kilay. So, kaya mo kong hinahanap para makipag-picture lang? Napapaligidan kami ngayon ng napakaraming sunflower. Mahangin din kaya maski buhok ko ay tinatangay. Magandang araw ngayon, hindi mainit. Sakto lang para makapag-picture kami. Parang uulan din kasi. Hindi naman wife. Hinahanap ka din kasi may umaaligid na namang lalaki sa'yo. Malambing nitong wika. Rafi, kanina ka pa hinahanap. Napatingin ako sa maliit naming anak. Hinahanap mo ba talaga ako, baby? O baka nagsisingwaling na naman itong magaling mong ama? Hindi no, depensa niya. Tumawa na lamang ako at binuhat si Ryan. He took different pictures. Tinawag naman si Reina para picturean kami. Nakarami kami bago umalis. Sila tita kasi ay nasa ibang banda sila kaya hindi kami magkakasama. Thank you for visiting our place. I hope you'll come again. We'll surely do. Tita replied to the tourist guide. Our next stop was in La Union Beach. Doon na din kami kumain ng lunch.
Others went near the sea to take pictures. May isa pa nga kaming kasama na nagba-vlog. Kaya kahit pagkain binavlog, wala namang say doon si tita. This is what I admired about her the most. She's open to anyone. Ang bait-bait din niya. Hindi nga nito magawang magalit sa mga kasambahay. She always gives bonus too. In short, she treats everyone like family. Babe, baka mabasa yung pants. Naiwan sa ere ang sasabihin ko na ma-realize ang tinawag sa akin. Why did you call me that? Gulat nitong tanong at tumayo sa pagkakayo ko. Naglalaro kasi sila sa tubig. He was dipping the little feet of Rafi into the sea. Humahagikik naman ang anak namin. Nothing. Umiwas ako ng tingin. But he just continued coming towards me. Buhat pa din si Rafi. I heard you, but gusto ko lang ulitin mo. Narinig mo naman pala. Kailangan pa bang ulitin? Bulong-bulong ko, kaya humalakak ito. Call me again like that, okay? He whispered with so much love. Kadiri, I love to hear it every day. Inirapan ko lang siya at nagsimula na maglakad palayo sa kanila. Babe, wait for us. Narinig ko pa ang malakas nitong halakhak. Binibisit talaga niya ako. Bakit ko ba kasi nasabi yon? Tumbo nga ako sinto eh. Oh, bakit ka nakabusangot, iha? Bungad na tanong ni Tita Rihina. Ngayon ko lang napansin na sobrang pangit pala ng mukha ko. Hindi naman po, tita. I immediately changed my emotions on the face. Parang hindi to naniniwala pero tumango din lang na may malingon sa likuran ko. O siya, mauna ka na sa sasakyan. Nandyan naman pala ang asawa mo. Pumasok na ako at ganoon din si Ryan. Abot pa din sa langit ang ngiti niya. Anong iningiti-ngiti mo dyan? I raise a brow as I change Rafi's pants. Damn, why do you think it's gonna be a boy again? He was asking himself. Napataas kilay ulit ako. A boy? Yeah, babe. He brushed his hair backwards. Yung anak natin na susunod. Ha? Huh? Bakit naman? Feel ko lang, ang sungit mo kasi. Miss Babe. He laughed again kaya sinapak ko. Nakakatuwa na yun ha. Singhal ko. Umupo naman ako ng maayos. Pumasok na din sila tita at umandar na ang sasakyan. Panay kalabit sa akin ni Ryan pero sinusungitan ko lang. Nakakabad trip kasi ang mukha at ang ugali. Babe, pansin mo naman ako. His face was already in the lap of Rafi who is at my lap too. Umalis ka dyan, inis kong saad. Ang bigat ng mukha mo, baka mabali ang paa ni Rafi. Nakabusangot naman itong umayos ng upo. Grabe ka naman sa asawa mo, babe. Totoo naman ah. Oo na, totoo na. Baka mamaya mas awayin mo pa ako. Sabi nito at sumiksik sa akin. Napakalapit ko tuloy sa bintana. He also hugged me while caressing my 3 months tummy. I can't wait to meet our next baby. He then kissed my tummy as he always kissed Rafi's cheek. My heart melted on that sight. Sila lang ang gusto kong makasama. They are my bright sunshines. I love them both so much at ang susunod na anak namin. Welcome to the Christian world, baby Rafi. Celine said while holding Rafi's hand. Kakatapos lang binyagan ni Rafi. Sa Ilocos Cathedral ito ginanap. There are a lot of people. May mga bumiyahe pa nga papunta rito sa Ilocos para lang maka-attend. It's really cute. Snow pinched his cheek. Namula ito at umiyak. Nakita ko ang pagdaan ng kaba sa mukha ni Snow. Napanggigilan niya ata ng masyado ang pisngin nito kaya umiyak. Hey, what's wrong? Shen came kasama na si Ryan. Hindi nakapagsalita si Snow kaya si Nash ang sumagot. Grabe kasi yung pagpisil niya sa baby Rafi natin. Love, you did that? Shen asked in a baritone voice. Nagsimula nang tumulo ang luha ni Snow. Tumawa naman ang malakas si Jel. Gago kasi, Chen. Pinaiyak mo ang asawa mo. Chen, Snow is pregnant. Tanong ni Ryan na ikinatigil nilang lahat. Nakita ko ang pag-iiba ng mukha ni Chen. He looked at his wife who is now beating her lips. Mukhang guilty ito. Wait, don't tell me. Shen doesn't know about it. We need to go. Iyon na lamang ang nasabi niya at hinigit palabas si Snow sa reception area. Tumikim naman si Kay. Oh damn, nabuking mo ata, Ryan. Parang natutuwa ka pa talaga mag-away ang dalawa ha. Sinikon ni Celine si Kay na ikinaubo nito. After that, nagpaalam na mga ito. They wanted to watch the dancing fountain and to take a stroll around the plaza where Calle Rosologo is found. This is something Vegan is proud of. May gift ako ha, Maxine said while giving a box to Rafi's hand. Nabitawan niya iyon kaya kinuha ko na lamang. Gaga, bakit mo kasi pinahawak? Ang liit ng kamay eh. Sabi ko, malamang siya yung binabinyagan, alangan namang ikaw, diba? Sarkastikong sabi nito.
Biglang tumahimik ang buhay namin ng anak ko nung tumigil ang ingay. Umalis din saglit si Ryan at in-entertain ang mga bisita. Dahil malakas ang tugtog ay lumabas muna ako. Rafe was sleeping kaya hinihele ko ito. Sa may hallway kung saan tanaw ang open area, sa baba na may lights. Hi, sa wakas, nakita din kita. Lumingon ako at nakita si Dan. He was holding a little paper bag. Bakit naman mukha kang pagod na pagod? I asked when I saw a sweat on his forehead. Uuwi na kasi kami sana pero nakalimutan kong ibigay to. He then handed me the paper bag. Salamat dahil nilagay mo akong ninong. I smiled back at him. Ano ka ba? Magkaibigan kaya tayo? Bakit naman hindi? Oo nga, magkaibigan tayo. Bahagya itong natawa. Kaibigan, I whispered. Ngumiti ito ng malungkot. Naalis na ako. Nakisabay kasi ako sa mga kaibigan ko. He was about to go pero tumigil at bumalik. He held me tight. Nagulat man ako pero niyakap ko din ito. Ngumiti ito muli sa akin bago tumakbo palabas. Nawala lang ako, may iba na. Halos manginig ako dahil sa lamig ng boses niya. I blinked twice. My heart then started beating fast. What do you want? You won't tell me? Siya na ang nagpunta sa harapan ko para magkatapat kami. Why do I feel guilty? Wala naman kami ginawang masama. Napalunok ako. It was just a friendly hug. A friendly for you. Pero sa kanya, baka iba. Napaiyak ng malakas si Rafi. Nagising ito dahil sa sigaw ng tatay niya. Ryan then shut his mouth. Hindi na muli nagsalita dahil baka maestorbo ulit ang anak. Hanggang sa makauwi kami ay hindi pa din niya ako pinapansin. Bakit ba ngayon kaya niya na akong tiisin? Noon naman ay sinusuyo niya ako kahit ako lang ang nagkakamali. Panibagong gusto at sa buhay mag-asawa. Ano nga ba ang kahihinatnan ng tagpong ito? Yan ang aabangan natin bukas sa pagwawakas ng ating kwento. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Patuloy niyo kaming samahan sa pagpapatuloy ng kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.